nang na-settle na ako, naayos ko na yung papers ko, nagtrabaho ako sa remittance company. Tapos meron din akong experience sa hospital mag-work. So, nabigyan din ako opportunity magtrabaho sa care home. At the moment, ang trabaho ko na ngayon is professional healthcare assistant. Balita mo nag-aalaga ka sa health na... Yes. Yeah, nangyari kasi ganito noon, nagtatrabaho ako sa healthcare care home. So yung asawa ko is buntis. So sabi ko, I need extra money. At least I need to have money every week. So aside from my work, na which is salary ko is every month. So sabi ko ganun. So nag-apply ako sa agency, which is binigay ako ng agency dun sa sa kila Mitchell, Mr. and Mrs. Mitchell, which is at the first hindi ko alam na artista siya. Hanggang sa tinanong ako ng ng amo ko, sabi niya sa akin, what is your work before, hanggang sa yon. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, anong trabaho mo dati? Sabi niya sa akin, I'm a retired actor. So at first sabi ko, retired actor, I didn't believe. Parang sabi ko, maybe dementia nga. Pero wala pa siyang dementia as in kasi ang memory niya talaga is okay naman. So katandaan lang talaga. So sinerge ko sa internet, nakita ko talaga, retired actor pala talaga siya, si Warren Mitchell. So na-surprise ako, sabi ko, I don't believe na mapupunta pala ako sa artistang amo. Which is yun nga, hanggang sa dire-diretso na nagustuhan nila ako, kinuha nila ako sa agency. Which is binayaran nila yung agency para i-release ako ng agency para magtrabaho ako sa kanila full time. So sabi nila sa akin na mag-resign ka sa work mo sa care home. So you have to work with us full time. So we'll give you a lot of time to work. Sabi sa akin, oh, why not? Tapos binigyan pa nila ako ng magandang contract. Kaya I'm very glad and very lucky for to have Mr. and Mrs. Mitchell. Kasi magsipag ka lang kasi dito sa Inglaterra, makukuha mo yung gusto mo sa buhay mo eh. So huwag ka lang mamili ng trabaho kasi pag for example, sa Pilipinas, desk job ang trabaho mo. Pag pumunta ka dito, it's not the same work as what you have before. So kailangan makipag sapalaran ka. Kung ano yung nandiyan sa harapan mo ngayon, kunin mo. Kung binigay sa iyo as a janitor, why not, 'di ba? As long as kumikita ka ng maayos, malinis, wala kang inagrabyadong tao at malinis yung kinikita mong pera at pinapakain mo sa family mo, way back home sa Philippines at saka dito, pag magtrabaho ka lang. Yun, so ipon, konting ipon, tapos yung maipon mo, i-invest mo here in England as well as in the Philippines para in the future, yun nga sabi ko, 10 years or 5 years from now, makikita mo sarili mo, hindi ka na masyadong naghihirap unlike before.